kong napanood ang mga pelikula, ang mga piyesang dinirek ni Direct Vic. Ayan. So si Direct Vic pala, kasi nakalimutan sa ipakilala. Si Direct Vic ay director ng kilalang pelikula Patay na si Jesus. Patay na si Jesus. Lucid at John and Martian, may mga episodes no sa yung John and Martian sa iPad. So paano mo ba siya napauod is Angie? Pinwesta ko yata. Parang hindi ako nagigintay ng yes. Di actually ano, pinwesta ko yung sarili ko. Aw, ganun joke. And isama na natin dito yung mga naging actor ng dalawang piyesa, si Tiny Rodriguez na nasa Canada. Canada ba? Tama ba? Yes. Also si Chloe Jen na nagbabalik, at nagbabalik din si Victor Bernardino C. Hello everyone. Hello again. Party. Hey guys. Ayan. Welcome back. Oh, Miss Tiny. Back. Hello po. Hi. I think she's not here. Hindi ko alam. Diyan siya kanina eh. Pero sige, hintayin natin. Pero unahin muna natin si Chloe tsaka si Vic. Kasi medyo gamit na gamit. Ang hirap pala ito. Dalawang yung Vic na kausap ko. Uy, naman nalang Victor. Lalagay ko na direct yung ano, yung kay Victor na Villanueva. So, gamit na itong piyesang ito kung paano mag-iwalay. So, kayong dalawa, bakit ito rin yung pinili nyo? Well, ako po, nag-audition ako dati kasi hindi ako natanggap. Redeeming factor pala. Hello po, Direk George. So, nung sinabi po ni Miss Angeli maghanap ng piyesa, nalipan ko po yung script na yun. Tapos, yan po si Victor kung G siya. So, sino po ang nanligaw kay Chloe o si Victor para maging mag-partner kayo dito? Ay, mag-barkan si Chloe. Ikaw ang lumapit kay Victor para kunin siya. Paano mo naman tinanggap si Chloe, Vic? Juicy pa ba? Nagisinig ko ng mabuti. Nagisinig ka na rin. Ayan. Si Tiny naman, Miss Tiny, okay ka na ba? Ayan. Iconic tong anak. Bakit itong anak yung napili mo? Kasi gusto ko yung ano eh, yung scene na that will showcase a range of emotions. From, you know, yung hindi lang yung isang level. Parang aangat, bababa. So, and then when I saw this movie, syempre fan ako ni Ate V. So sabi ko siguro, this is challenging for me. I will probably be able to do it. So, ayun, yun ang napili ko. Direct V. Kasi yung mga pelikula mo na talaga napanood ko is comedy. Patay na si Jesus, Sarangge by Tutor. So ito, yung kanila Victor at Chloe, medyo inatake mo ng comedy eh. Paano mo inatake kung kay Tiny? Na heavy drama. I think parang na-sense ko na from Tiny na alam niya itong material na to. Na parang, well, she's a mother. And alam mo yun, and I think nakita ko na yung sparkle sa mata niya eh. Na parang, alam niya na to inside out, kaya ayun, parang I let her loose na lang sa ano, sa pagka instinctive niya as a person, as a mother, as a woman in tackling the scene. So ayun, I think ano, na unleash naman doon yung ano, yung emotion, kasi parang nakailang takes ata kami or something, na yung umiiyak talaga siya, ano, si Tiny. So alam mo yun, so she's always crying, and parang sometimes we take breaks, so kailangan uminom siya ng water or mainit, so it's very draining for her, and that just shows na binibigay niya ang lahat, and I'm really happy to see that na she's really committed to it, and you know, and may difficulty din kasi yung ibang ano, kasi ibang pieces dito may mga ka-scene. Ito parang ano, voice over yung kausap niya, which is si Bridget, thanks to her na tinulungan si Tiny na so parang ang hirap kasi alam mo yun, kailangan si Bridget, kailangan din niya mag-acting maski hindi siya makita sa ano, kasi doon maghuhugot si ano eh, si Tiny ng ano, ng paano niya gawin yung eksena. Kaya parang sinasabi naman ni Bridget, ni Tiny na, yan mo na, isumbat mo na ha, as in, iloud mo na, and then
Pinifigure pa namin yung technicalities na ba kailangan ng Bluetooth speaker dyan para malakas talaga, malakas yung pagtindag or something. Kasi, yun nga, ang technologically may hindrance na, alam mo yun, parang off-camera, nag-eksena si ano, and yung island niya, wala siyang kausap na human. Alam mo yun, ang hirap yung for an actor, ha? Na parang siyang, ano, in-acting niya si Siri or si Alexa, parang, oh, ano ba talaga problema mo sa akin? Ganon si Alexa, bakit po may problema ako? Ganon. Anyway, so, ayun, may mga ganon, ano, but, alam mo yun, at least somehow, nakahugot si Tiny from what Bridget is giving to her, maski even off-cam. So, I'm really happy on how it turned out. So, ganon. About itong sila, Chloe at si Victor, di ba, alam naman, kailangan yung intimate na eksena, paano mo in-insist na maging intimate yung dalawa kahit may screen na pagitan? Hello, hello, can you hear me? Hello? Yes. Tawag dito, nung nakita ko sila, parang, ay, feel ko friends na to eh. May ganun na akong, ano, may ganun na akong kutob sa kanila. As in, hindi naman ako nag-privy kung ganun talaga sila sa real life, kung friends ko. Pero parang, naramdaman ko na they get along. And then siguro, how do you call this? Just to set the mood na, you know, parang as if they're together something. Yun, pinahiga ko na lang sila just to get comfortable, release yung mga, alam mo yun, yung inhibitions, yung tension. And I think nag-match lang yung energy nila online. Kasi I think parang in a way, parang chinanel nila. Kasi yun yung maganda yun, na parang may ka-direct na kabatuhan na makikita niya. Masi-screen yan. So, like what we're doing now sa Zoom, di ba? So, kaya I think nag-click lang din yung ano, yung Meissner effect sa kanilang dalawa. And nag-jive siya. And I'm really surprised kasi what I really appreciate sa actors is bring sila ng something to the table na sarili nila, na kaya may part doon yung ano, yung cellphone eh, na natumugtog, na medyo na surprise ako. And ang mga directors, they like to be surprised eh, na kung may dalhin yung actor. And you know, even sa mga movies, like kung may gawin yung actor, ay gusto ko yan, i-rewrite natin na ganun na siya. So alam mo, I really like that kind of improvisation and initiative from the actors, and I think it gives a lot of ano, flavor into the scene. So, yun. And actually, na-shock ako kay Chloe kasi pinanood ko yung kanina. Oh my God, pwede pala ng darkness tong si Chloe. Parang nag-bless me si Rob na gano'n. So, parang ako nahiya talaga. Ay, ginawa ko rom-com. So, and si Victor din, na-surprise ako. Kasi, ano yung play niya? Nakalimutan ko yung title. But, alam mo yun, parang... Oo, napakilig niya ako dito, alam mo yun, na ano po, yung pagkakulit niya, na ano, pagkakulit niya sa eksena. So, alam, and you know, chemistry, yan yung ano eh, yan yung kailangan mo talaga i-look out for when you bear actors, yung electric chemistry na ang hirap niyang i-quantify. So, I'm really happy na yun, narito, nagawa nila. And, na-mention mo, Joseph, na this is a, ano, parang lagi na itong ginagamit na piece. Actually, this is the first time ko siya, no, ma-encounter yung piece na yan. Maybe because, I don't know, I'm from Cebu, I really don't watch a lot of plays sa Manila, alam mo yun, kasi video games and anime ako eh, so may ganun ako, ano. So, anyway, so I came into the scene na medyo fresh eyes yung dating niya sa, kung paano gawin yung eksena. So, ayun, and yun, I really like the initiative and yung chemistry ng dalawang to. So, ano, watch out sa Closey na ano, natambala. Oh, wow, ganun. Block door. Okay, so, speaking of chemistry kasi, unahin ko lang sila Chloe at si Victor, no? Sabi ni Vic, Direct Vic kanina, nag-maestro. Paano yun? Harapan kayo sa screen? Ano pa di ba ganun yun? Yung exercise nun? Yung magharapan yung dalawang actor? Oo. Parang, well, ang interpretation ko sa Meissner, parang ano yun, parang invisible ball na nagpasahan sila na ganun. And suave yung paano pasahan nila. Ginawa? So, I think nag-click lang. I think ano na eh, parang natural sa kanila. Ako, usually sa actors, inuuna ko talaga kung ano yung nag-click naturally sa kanila eh. Yun yung, I think I take it from there, in enhancing na lang kung on what's natural. So,
Ayun, so nagpasa na sila ng bola. Then ako, parang, ah, okay, nagpasa na sila ng bola. Okay na to. Gaganap na ako eh. Hindi ka na, no? Ganun ba sa inyo? Mga na yung kinalabasan nito. Chloe at Victor, as in, naramdaman niyo ba agad may chemistry kayong dalawa? Well, ano po, friends na po talaga kami matagal na. So, talaga po magbabarkada kami ever since. Kapalkali na natin. More than friends, hindi naman. Chismis ka talaga, Jose. Showbiz kasi. Pero, di ba, mga artista na itong mga tali. Showbiz tayo ngayon. Very comfortable sila sa isa't isa. Kaya, yun yung ano, naramdaman ko. Gusto ko rin sa ginawa ni Chloe siya kanina. Nagre-rehearse sila on their own. Tapos ang dami din, tulad na sinabi ni Victor, ang dami nilang niaambag sa pyesa itself. Parang ano, parang yung script generally kasi ano eh, open sa ganun. No? Okay. Kasi Miss Tiny, tawag dito, sabi mo Vilmanyan ka, did you aim na tapatan ba or levelan man lang yung Vilma acting or you try to find na, ay ako to, ganon? Hindi, that's what I've learned from, you know, Miss A, dun sa workshop, you have to have your own, ayokong gumaya, parang gaya nga sabi nila, mas maganda nga sana kung hindi mo napanood, right? Para, kasi may tendency kang gayahin. So, with that in mind, I told myself when I started, you know, doing that, I cannot be like her. You know, I wanna be me. Kumbaga, kasi one thing I learned na talagang nagsumaksak sa utak ko, na natutunan ko kay Miss A, Miss Angeline, is para effective ka, you have to create a character, right? Kasi before, hindi ko ginagawa yon. So parang minsan, ano eh, parang hilaw yung acting mo dahil hindi mo alam kung sino ka. Ganon. So, with this one, after learning that from Miss A, I built my character not as, yung si, kung ano yung binild na character ni Vilma Santos. Sa akin, ang ginawa ko, actually, yung character ko, I based it on me na lang. Mas madali eh. Kasi, I'm a mother, I can relate naman, di ba? So, yung ganon. So, binase ko lang sa siya sa ganon. So, ano no? Nasa ibang bansa ka. Oo, so during that time, hindi ko nakikita yung mga anak ko, di ba? Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa sila nakikita kasi nag-quarantine ako. But, so ganun yung ginawa ko na, ano. So, ngayon, kung I will not attempt to, ano, parang gayahin si Ate V kasi siya yun eh. But I would want to be able to at least tapatan yung energy niya, tsaka yung the way, not the same as what she did, but yung, alam mo yun, yung parang, in my own way, matapatan ko yung energy na pinakita niya doon. So, I don't know kung na-reach ko yung kasi sa totoo lang, itong si Direct Vic, shinak ako kasi nung rehearsal kami, right? So, syempre, ilang iyak na ako, gano'n. Kasi bandang huli siguro, halos wala na ako mailuha. Pero, okay naman. So, yung pagdating nung actual shoot, nakiusap ako sa ko, Direct, pwede tayo mag-rehearse bago tayo mag-shoot para makita lang niya kung okay yung gagawin ko. Kasi, during the rehearsals, syempre, si Miss Angeli, sinabi niya, oh, hindi ko alam kung nagpapak ka ba o nag-aayos ka ba ng gamit? You need to define what you're doing. Ganon. So, lahat ng notes nila, inisip ko yon before we shot the scene. Pero gusto ko, makita muna nila. So, nag-rehearse kami. After the rehearsal, oh, okay na daw. Ganon. So, shoot kami. So, after shooting, so I gave it my all. Ganon. Tapos, after nun, okay, sabi ni Direk, sabi ko, okay, so another one, di ba? Kasi, shoot na, syempre, shoot ka ulit. Sabi niya, nope, that's it, ha? So, ninervous ako, yun na yun? So, para expected ko, may second shoot pa kami, sabi ni Direk, no, yun na. So, talagang, ano ba ginawa ko? Tupay, all of a sudden, ano yung ginawa ko doon? Tama ba mga pinagagawa? So, alam mo kaya, before watching this, kinakabahan ako, ano pang ginawa ko doon? Yun na yun, di ba? Wala nang take two ba? Yung, nakakakaw ba? So, ewan ko, ano ba tingin nyo? Tanungin natin si Vic. Tanungin natin si Direct Vic. What made you decide na yun na yun? Yun na yung cut na yun. Yun na yun. Yung shoot na yun. Naramdaman ko na eh. Naramdaman ko na eh. Sinabi ko na after like, yun na yun. Naramdaman ko na. It's there. I already feel it. That's the magic of it, diba? Kasi alam mo naman na ang paggawa ng pelikula or acting or doing a scene, it's about capturing the lightning in the bottle. And at that moment, na-capture ni Tiny yung lightning na yun. Oh, and normal lang yun, Tiny na mag-ano?
kasi minsan normal talaga sa mga mag-wonder ka na. Ako muna natatayin kayo. Normal lang yung tiny na ano yung parang mapa-question ka ano bang ginawa ko sa take na yun or something. A lot of my actors ask me that, they're like, okay na ba yun? Sabi ko, oh, okay na yun. Kasi parang, tag nito, kung ang director hindi pa satisfy, ano pa yan, hihingi pa yan ng, ano, eh, ng iba pa eh, or iba pa. So parang, kung the moment na okay na yun, parang, how do you call this, okay na siya, parang na-imagine niya. I mean, it comes together, yung music, yung editing, so parang ano, so, ayun, so I think that's an okay, ano, that's an okay, how do you call this, happening na mapatanong ka sa mga ganun or something. And, you know, once it's out there, ang audience na bahala kung paano i-interpret. So, I think more than me, kung on what I think ito sa mga viewers natin, tanungin sila, kamusta po si Tiny? And I don't think we should think na kailangan ba niya tapatan si Ate V kasi ito yung atake niya eh. So, it's not a race, guys. Ganun. So, yeah. Alam mo yun, humugot si Tiny sa, you know, pagka-tiny niya, di ba? As a mother, as a person. So, nilabas niya doon. So, ganun. And I think we should ask na, you know, the audience on how they felt, on how it's connected with them. Ganun. Wait lang. Yung shoot mo nito, Tiny, paalis ka ba ng Pilipinas o sakto lang na nasa Canada ka na dito? Hindi, nasa Philippines pa ako noon. Hindi ko pa nakikita. Parang drama talaga yung kwento kasi paalis ka. Oo. No. Tsaka, yung luggage yun na eh. Ready na eh. Oo. Kaya meron akong baggage doon. May luggage na ako, di ba? Tapos, ano, si Bridget ko, I would like to, thank her. Kasi sa totoo lang, gaya na natutunan ko rin kay Miss King, you draw from your co-actor eh, di ba? You draw emotions from them. Kailangan mo makareact doon eh. Kung hindi maganda yung pagkasabi ni Bridget doon, hindi ako magbubwisit, di ba? So, right before we shot, sabi ko, Bridget, busitin mo ako ah. Sutil talaga, bad tripin mo ako talaga. Para ma-feel ko din. Ayun, buti naman, naging sutil din siya. So, thank you, Bridget. It helped. Kay Chloe, tsaka kay Victor, yung mga napanood ko kasi naunan yung piece is monologue na drama. Mm-hmm. So, ano ba? Mas madali ba nung nagbigla kayo nag-rompo? Or talaga nakita nyo ba somehow ang sarili nyo na magro-rompo kayo? Or may pagka-comedic din talaga kayo sa sarili nyo? Well, ako po, pangarap ko talaga maging komedyante. Naive yung... Pero nag-work, no? Oo. So talagang gusto kong gumawa talaga ng mga pyesang ganun. So, nag-paperwork po kami ni Victor. Nagagawa ko ng spine. Nagkasundo talaga kami na... Hindi kailangan, ito yung realistic breakup. Pero pag pinapanood tayo ng tao, upang ewan itong mga to. Pero talaga siya nangyayari in the reality. Mm-hmm. Ikaw ba, Victors? Ako naman palagay ko, making comedy is a serious acting. Alam mo yun, hindi siya madali talaga. So, tinarabaho naman namin. And I was happy with the result. With the help of Victor and Angel. And Chloe, of course. Oh my God. Just... So, parang naging comedy, Chloe. Nag-comedy ka na ba, Ange? Oh. Ba ba, Ange? Saan? Play. Wanna see. Ang hirap mag-comedy, I swear. Ibang energy yung kailangan niya. Ayan. So, tawag dito. Ano bang... Hindi, natanong ko na rin kasi si Chloe, si Victor, si Tiny na lang. Ano bang pinakatumatak na natutunan mo kay Miss A na feeling mo magagamit mo forever sa lahat ng magiging acting pieces mo? Yung sinabi ko na kailangan bumuo ka ng character. Kasi ang laking tulong talaga eh. Dahil pag nabuild mo yung character mo, alam mo kung sino ka. The when you act, buo. Right? Walang kulang. Kilala mo kung sino ka, so alam mo kung paano mo i-attack yung line, yung script. Yun yung isang pinakamalaking ano sa akin. Tsaka, control. Kasi ako iyakin. So, iyak talaga ako. So ngayon, natutunan ko sa workshop kay Miss Angelina, there are times that you have to really control. It's hard for me kasi talaga iyakin ako. Manonood ako sino, iyak ako. May makikita akong pulubi sa isang tabi, may iiyak ako. Yung ganun ako eh. So, yun yung kailangan natutunan ko kay Miss A na kailangan you have to control your emotion. So yun, yung dalawa. Build your character before you attack the script and then
control your emotions. Batiin natin pala muna yung mga nanonood. Nanonood si Sir Tito Valiente. Baka may mag-awad orian sa inyo. Char! Ay, si Tito! Talaga? Tapos si Seymour, ganyan, nanonood. Vic, ano na lang, ano, final tip mo sa kanila? May bala ka bang kunin sila for the next project? Actually, final tip, baka mag-audition na sila sa inyo. Nung after namin na, ano, sinutong, ano, recital pieces nila, sinabi ko sa kanila na I really hope to work with you guys, right? Siguro after ng, you know, kaguluhan na ito or something. Kasi ang promising eh, and alam mo, yun parang napa-open yung eyes ko sa mga possibilities na, ay, ang dami pa palang mga talents out there, no? Ang dami pa palang mga talented mga tao that, you know, na mag-invest at willing magbigay a piece of their selves in order to form a story. Alam mo yun, na makikollaborate. Ganun. So, ang nakaka-happy lang na may, alam mo yung ano, quote ba yung Sir Ratatouille, the discovery of the new. So, parang in a way, it's ano, refreshing yung mapa-encounter ka ng mga ganyang tao that reminds you, why are you doing this in the first place? Diba? It's always gonna be a question for yourself. It's always being a question of what to do and what else can you do, and you know, and you have this inspiring people that inspires you to do more, di ba? So, ayun. So, basta direct ha, pag may project ka maganda para sa akin, uuwi ako. Shoot tayo sa Canada. Dalhin natin ang buong ano acting class sa Canada. Mag-shoot tayo dyan. Di ba, Angeline? Hindi na tayo sa bahay na mag-shoot. Di ba? It's gonna be a masterclass. Ayaw, Miss Ange. Final tips or message? Oo. Yan kami titira lahat. Yes! Gusto lahat kayo. You're welcome. Kaya gusto ko lang sabihin, lalo na sa mga filmmakers out there, yes, marami pong mga taga-teatro na makuhusay. Kaya natutuwa rin ako na may pagkakataong ganito para ma-showcase din po sila. So, yun, again, maraming salamat sa mga sumali sa class ko kasi, alam mo yun, yung parang thank you, Chloe, Victor, and time. Alam mo yun, for being with me. Thank you, guys. Yes, no, thank you so much. Tulit pa. Dami mga nagtatanong na kasi kung magkakaroon ba ng season 2 ng season 2 or batch 2 ang masterclass online acting masterclass. 500 likes and 1,000 shares, magka season 2. Yeah. May mga nagtatanong na sa akin, Miss A. Ayan, maraming salamat sa ating mga... Joseph, may gusto na ko i-add. You know, in our quest to honing our craft, there's a lot of questions that we ask ourselves on why we're doing this, but there's a more important question, which is the hunger for knowledge, but also the literal hunger that we feel when we do our craft. Kaya, if ever, order sa Food Panda and get a veil of mga discounts. So, feel free to ask me for a discount code sa Taguig, sa QC, and you know, order and enjoy food for less. So, download the Food Panda app right now and start ordering your favorite craving. May promo code ka, di ba, Vic? May discount pag ginamit yung promo code? Yep, oo. Oh. 100 pesos off, di ba? Grabe ang savings sa 100 pesos. Yung 100 pesos na yan, you can send your stars to my game streaming page na facebook.com/xgangleadergame. And you can send stars there. Paayuda, paggawa ko ng bahay. But you know, 100 pesos off for QC residents. QC Eats ang ano? QCEATS ang promo code. And then sa Caloocan, balikan ko ano? Sa Baco or Cavite, it's Baco Order Now ang promo code. So for more promo code, feel free to message me. Okay? I-check nyo po yung profile ni Vic. Nandun yung mga promo codes. Yet, mahal na mahal talaga namin yun. Ayan yung kanyang swimmer profile, ex-gang leader. Pwede po mag-shoutout? Ayan, sige, go. Nagpapag-shoutout yung mga kaibig. Alam niyo, pinamalita ko to sa lahat ng mga kakilala ko sa Pilipinas, sa Canada, sa US. So, nanonood sila lahat ngayon. So, hi to my friends from Green Heights,
from the States, my mom, my syempre, my son and my daughter, Jed, and Aliana, I'll see you soon. Hindi ko sila nakikita. May Jed promo code ka rin ba, Tiny? Ha? Oh, wala kang promo code? Wala akong promo code. Pero kung kailangan nyo ng lawyer, ha? Ano ba nga, hello, Victor? No, ako meron. Pwede, pwede ako dito sa Canada at sa Philippines. Kailangan nyo ng lawyers. Okay, maraming maraming salamat, Chloe, Victor, at Maria, and all time. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, Chloe. Thank you, Tiny. Thank you, Sudinek. Thank you, Miss A. Thank you so order much. Order food panda now. Pwede ba yun dito sa Canada, direct? Definitely. Shoot tayo dyan ng ano, epic film. Yes. Maraming maraming salamat, Papa, sa inyong apa. Bye. Thank you. Load pa rin kayo, ha, sa nasa Facebook. Yes, yes. Tulito-lito. Okay. Yes. Ayan. So, Miss A. Yes. Okay. Ayan ba siya? We are going to introduce our next filmmaker. Yes. Okay. So, ang